Guys, good evening. So ito yung next na lesson natin, the Electronic Data Processing or the EDP. Okay, so minsan naririnig na natin yan, especially pag nagpupunta kayo ng school. So ano nga ba yung tinatawag na EDP or the Electronic Data Processing? So ito yung laman or content ng ating lecture for today. So we have the need of the EDP. So we have the examples of EDP. Effects of introducing computers in data processing system. Then the last one, we have the stages of computerization. So as an introduction, so data processing was possible long time before the invention of the computer. So nabanggit po dyan yung Abacus. Nakita nyo yung tsura ng Abacus dun sa in-upload kong lecture about the history of computers. So makikita nyo dun. Ang paggamit noon is manual processing. Then we have the next one, the old-fashioned cash registers. Ginagamitan naman yan ng mechanical processing. Example niyan is yung typewriter. So when an electronic device is used to process data, ito po yung tinatawag na electronic data processing or the EDP. Pag gumamit ka ng computers, kapag nag-process ka ng data, yan yung tinatawag na EDP. So, bakit natin kailangan ng EDP? So, we have the several advantages of using the EDP. Number one is faster. Example, nasa isang department store ka na malengke kayo, sobrang dami pinamalengke mo. And then, iba't ibang items. Imagine kung wala yung EDP or wala yung, di sila gumagamit ng system, napakatagal po nun. So, time-consuming. Halimbawa, bumili ka, pinapat mo lang dun sa barcode reader, so automatic na po yan, nire-record na yung items, nire-record na yung price. Okay? Pag ginamitan yan ng EDP. So, mas nabilis na siya, mas nabilis ang process. Ilang steps lang, ilang click ng counter, nakiprint na yung resibo, nakikita mo na yung babayaran mo. Not unlike kung walang EDP or yung manual, ang ginagamit po yan is sinusulat. Pag sinusulat yan, napakatagal. Okay? So more accurately, syempre kung gumagamit ka na ng system, accurate na yung data ang kanyang nilalabas. Okay? So halimbawa niyan is nung nag-enroll kayo. So di ba meron kayong pinilapan doon na mga name, ayan, address, contact number, date of birth, kung saan ka nag-high school or saan ka nagtapos. Okay, so accurate dapat yung nandun na records since gumagamit ka ng system. Bakit? Kung gumamit ka ng system, okay, pag gumamit ka ng system, accurate yung file mo, depende po yan sa in-input mong info. Syempre, kapag ang in-input mo dyan is tama, ang ilalabas niyang data is tama. Pero pag mali, syempre, expect natin, mali yung kanyang ilalabas. Next one is we have the real-time processing. Paano ba yung tinatawag na real-time processing? The best example niyan is yung Facebook Messenger. Halimbawa, person 1 is online, person 2 is online. Kapag nagbatuan sila ng communication, online yan, marireceive niya. Real-time. Yun yung tinatawag na real-time, yung at the moment. Okay? Next one is we have more economically. Ayan. Paano ba yung more economically? Mamaya malalaman nyo dun sa susunod na mga data. So we have the characteristic of data processing tasks. So number one, accurate record must always be maintained. Ayan, gaya nung sinabi ko kanina dun sa accurately. Example ulit natin yung online CIAS. Gaya na sinabi ko kanina, nung nag-enroll kayo, dapat tama po lahat yung mga nilagay niyong info. Bakit po? Kasi the whole transaction will affects kung tama o mali man yung nilagay mong data. Halimbawa, imprinting ng COR. Pag mali yung nilagay mong records, expect mo, may mali din sa COR na ilalabas. Let's say for example, ang mali dyan is yung name. Kung mali yung name mo, pag print niya ng COR, mag-expect ka, mali din po yung data. So dapat,
accurate po ang nandun. Okay? So, high-speed processing is required. Since gumagamit ka ng electronic data processing, so computer na yan, so expect natin high-speed na po yung pagpaprocess. Okay? So, large volumes of records are handled. Let's say, for example ulit, dun sa school. So, we have the student information and accounting system. So, large volumes of records are handled. Million-million po na data ang laman ng system. Okay, so ano yung characteristic niyan ng Elite EDP or the Electronic Data Processing? Yun yung tinatawag na database management. Okay, so when we say database management, it contains thousands and millions of data. Okay, so naka-store po yan sa database. Kung gumagamit ka ng manual processing o mechanical, hindi po yan kakayanin. So, pag electronic data processing, large volume are of records is handled. So, calculations are often routine and repetitions. Ayan, halimbawa, pag gumagamit ka ng EDP, so napakabilis na lang po dyan ang calculations. Gaya nung in-example ko kanina, kapag naka department store ka, and then sobrang dami pinamili mo, kapag naitapat na yung barcode reader sa specific na items na binili mo, automatic na po yun, kino-compute na yon. Ilang clicks lang, ilang press ng keyboard, nako-compute na po yung nabili mo. So, ganun po siya kabilis. So, much of the work is very tedious, sorting and searching. So, napakabilis na lang po dyan ang pagsusort. Halimbawa, meron kang libo-libong o kaya hundreds of files na nakalagay sa isang folder. O paano mo sinosort po yon? So, ginagawa natin, nira-right click natin, then sinosort natin by name o by type or kung kailan po siya nagawa. In terms of searching naman, pag sa searching, tatype mo lang yung pangalan o item name. So, makikita mo na agad dun sa database mo. So, ganun po siya kabilis pag ginagamitan yan ng EDP. Next, so how computers can help? So napaka raming tulong na ginagawa ng computers. So gaya kanina, paulit-ulit na sinabi natin, accurate. So more accurate provided that instructions and data are correct. So gaya ng sinabi ko, kapag tama yung input natin, pag tama yung nilagay nating file o data, expect natin correct din po yung ilalabas niyang info. Okay? So, speed. Ayan. So, magkasama yan. Speed and accuracy. Yung bilis ng pag-process ng data. Consistency. O same results can be produced with same data instruction and process. Okay. Ano ba yung tinatawag na consistency? From the word consistent. Tama yung data mo. Ayan. Tama yung inputs. Lahat ginawa mo. Pag in-access mo yan sa mga susunod na araw, ganon din po yung ilalabas niya. Tamang data din. Since yun yung in-input mo sa system. Consistent po yun. Hindi yan mababago not unless kung binago mo yung data. So, storage capacity is stored on various media. So, iyan ang isang mga characteristic po ng EDP. So, pwede kang mag-save into different media. Ano po yung mga yun? So, we have the external devices or the hard disk. Meron tayong flash drive. Meron tayong memory card. Ayan. Meron tayong compact disk o kaya DVD. Pwede mo po siyang i-save. Pwede mo po siyang i-store on various media. Next one is we have the automation. Human work is not needed during the process. Paano po yan? Ano yung tinatawag na automation pag pinag-uusapan natin ang EDP? Yun yung tinatawag na AI or robots. Diba, try nating manood ng mga Discovery, sa Discovery Channel, yung mga gumagawa ng mga boards, computer circuits, ayan, yung board ng GPS. So, kung makikita nyo guys, ang mangyayari dyan, mga robotics na lang yung gumagawa. They are programmed to do specific jobs. So, hindi na kailangan ng human intervention. Ang ginagawa na lang yan is to quality check. Chine-check niya kung nagka-function ba yung
machine, chine-check niya ba kung nagfa-function yung robots. So hindi na kailangan ng human dun sa process na yun. Ang tawag dun is automation. Automation, automatic. Yun po ang ibig niyang sabihin. Next. So we have the example. Ayan. Example of EDP. So number one is we have the payroll system. Minsan naririnig natin yan yung mga system. Ano ba yung payroll system? Let's say for example, meron kang 500 employees sa isang company. Try to imagine, halimbawa, hindi ka gumagamit ng EDP. So, napakahirap mo niyan. So, ang ginagamit niyan, gumagamit ka ng tabular, ng table, sinusulat mo isa-isa, kung manual. Tapos, in terms of computations, ayan, napakahirap kasi kinocompute mo yan by using calculators kasi wala ka namang system. So, napaka-time-consuming. Ang hirap po nun. Try to imagine the 500 employee tapos wala kang system na ginagamit, napakahirap. So yung processing po doon is sobrang tagal. Not unlike kung meron pang payroll system, ini-input mo lang yung sa database yung kanilang name, meron na siyang specific na ID number. So gaya ninyo, meron kayong ID number. Panyan, hindi na unique, hindi magkakaparehas. Sa payroll system, kinocompute na po doon kung ano yung rate, ayan, ano yung mga deductions. Kapag na-input na yung data, a couple of clicks, ayan, a couple of keyboard commands. So, meron na yung data. Ganun po yan kabilis. Next one is we have the billing system. Ano yung mga example of billing system natin? Let's say for example, sa SunWad. Ayan, mga sa Eselco, ganyan. Gumagamit sila ng billing system. Ano yung billing system? Halimbawa, yung electronic bill, yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig. So, hindi mo na kailangang, hindi, ang ginagawa ng cashier doon, hindi niya na kailangang nagko-compute manually. So, ang iniginagawa na lang, ini-input yung pangalan, address, kung kailan yung due date, binayaran mo, susuklian ka, may print na yung resibo, tapos na yung pag-process ng data. Ganun po siya kabilis. Next one is we have the hospital management system. Paano naman po nagra-run ang hospital management system? Ano yung mga example niyan? Yan yung mga system na ginagamit dun sa hospital, dun sa information system nila. So, nire-record po dun yung name ng patients, yung patient name, ayan, yung data niya, ano yung address, ano yung origin ng sakit, ayan, sino yung pedia o kasi sino yung doctor. So, ganun po yan, hospital management system. Next, we have the online reservation system. So, ano nga ba yung online reservation system? Minsan, kapag nag-browse tayo sa internet, nakikita natin dyan. Example po dyan, siguro naririnig nyo na to o kaya napanood nyo sa TV kasi in-advertise, yun yung Trivago. At Trivago.com, ang ginagawa po doon is nag-search ka ng names ng hotel. And then, kung gusto mong magpa-reserve, pwede mo siyang i-click lang doon. Meron ka ng option to reserve. So, hindi mo na kailangang pumunta sa lugar na yon and then magpa-book. Ang ginagawa mo lang, meron kang computer, meron kang Android devices. Punta ka sa website, i-select mo kung ano yung services na gusto mo. Pwede ka nang makipag-transact. So, napakabilis mo yan. So, point of sale system. Ano ba yung tinatawag na point of sale system? Point of sale system, yun yung ginagamit sa mga butika. Department store, lahat-lahat po yan. Nasa mga malls, ang ginagamit nilang system din is yung point of sale. Yun yung kapag tinatapat mo yung sa barcode, automatic niyang kinocompute, yun yun. Yun po ang tinatawag na point of sale system. So, next we have the electronic fund transfer. Ayan, so ginagamit na natin yan madalas. Example niyan is from bank to bank. Halimbawa, punta ka ng PNB, padala ka ng pera.
Tapos pupunta mo sa ibang accounts, yun yung tinatawag na electronic fund transfer. Example po ulit, halimbawa kung gusto mong padala ng pera sa isang tao, okay? So yung Emlulir, ayan, Cebuana, ayan, Western Union, yun yung mga example of company na gumagamit ng electronic fund transfer. So napakadali lang po niyan. Next, so we have the effects of introducing computer data processing system. So meron tayong mga advantages diyan, syempre yung save time and save money, number one po yan. Ano yung mga example niyan? Halimbawa, as an employee, okay, ngayon pandemic ngayon. So gusto namin mag-loan. May pag-ibig diyan, may SSS. Diba, mag-loan kami. Hindi na namin kailangan pumunta sa isang establishment o kaya sa office ng Pag-ibig sa Tatugegaraw o kaya Kawayan. Ang ginagawa na lang namin is to online. Pupunta kami sa specific websites. Ayan, type namin kung ano yung services na gusto namin. And then, pwede na kayo mag-apply. Okay, so nakasave tayo ng time. How about money? Okay, syempre. Halimbawa, kung wala kang internet, pumunta ka sa isang shop. So, yung 20 pesos mo, yung isang oras, kapag complete yung data mo, complete yung file mo, na-upload mo na lang sa website nila, may kaprocess na yan, meron ng confirmation. So, no need po na pumunta sa Tuguegaraw o kaya Kawayan para mag-arkila ka ng sasakyan kasi wala kang masakyan, wala kang sariling sasakyan. So, nakasave ka ng money. Try to imagine yung 20 pesos mo lang na ginamit. Nag-computer ka, nag-internet ka. So, tapos na agad. Hindi mo na kailangang mag-travel. So, save time for some routine work. Oh, save stuff for some routine work. Yung gaya ng in-example ko kanina, yung AI. So, halimbawa, napakalaking company yan and then gumagamit ka ng AI o kaya robotics. So, kukunti na lang yung mga staff mo. Ang ginagawa lang nila is to routine check. Ni-check yung mga devices. Chine-check yung outcome ng ginagawa ng mga robotics. Kung yan ba ay tama. Okay, so quality control na lang ang kailangan. So, better control over an organization. Na paano po yan? Let's say for example, example natin sa school, sa NC. Na paano yung tinatawag doon na a better control over an organization using the electronic data processing? Okay? So let's say for example, meron tayong iba't ibang user na gumagamit ng system. So number one is we have the admins. Ayan, ano yung mga admins natin, admin account natin. So yung mga accounts sa EDP o kaya NCIS, account sa accounting, and then sa account sa registrar. Paano makikita yung control po doon? Let's say for example, meron tayong isang system administrator. Ang ginagawa po niyan, gumagawa siya ng account. So account sa accounting, account sa registrar, and then sa account sa information processing. So these three accounts or user, meron silang specific function. O syempre, pag sa accounting, ang ginagawa niyan is adjustment of accounts. Ayan, so payments, statement of accounts, ledgers. So registrar naman, ang ginagawa po niyan is records manipulations, yung grade entry, mga ganyan. NCIS, yung ganun din, grade entry, printing of diplomas, ayan, mga grades, concerns, encoding of subjects, yun po yun. Paano yung control po doon? So yung account 1, yung accounting, hindi siya pwedeng gumawa ng jobs o kaya electronic processing sa registrar kasi hindi niya sakop yun. So hindi niya pwedeng i-access yun kasi hindi naman kasama dun sa account niya. Ganun din sa registrar. Yung account ng registrar, hindi po siya pwedeng mag-adjust ng payments. So, paano yung control po doon? Once na nagkaroon ng errors, madali mo siyang matrace. Kasi tignan mo rin sa logs, tignan mo sa logbook, tignan mo sa logs doon sa system, makikita mo na agad kung sino yung office
na responsible dun sa error na yon. So nakikita mo na yung control. Okay, so pwede mo na siyang kontrolin. Pwede mo na siyang i-print yung kanyang logs para matrace agad yung error. So better knowledge and better reactions, ayan. So better customer service. Okay, halimbawa, sa better customer service kapag gumagamit ka ng EDP, let's say sa mga websites. So meron silang customer service doon. Pag gumagamit ka ng EDP, ang ginagawa lang sa'yo, pag nag-i-email, i-email mo lang yung concern mo sa website. Halimbawa, bumili ka ng ganitong items, merong defect, tapos kaya may problema. So ang ginagawa mo lang is to contact the customer service using the website. Okay. Kung hindi mo yan ginagamitan ng EDP o kaya manual lang ginagawa mo, ang anong usually na ginagamit? Gumagamit ka dyan ng yung old na fashion, yung pagsusulat tapos pinapadala sa kuryo. Kapag EDP, nakita mo yung email doon, sisend mo doon. So automatic na po yan kapag naka-online yung admin yan, makaka-receive ka na agad ng feedback. So ganun po kabilis kapag electronic data processing. Next, so syempre kapag may advantages, so expect natin guys, meron po din yung disadvantages. So number one, extra cost in employing specialists. Let's say for example, sa isang company, dati silang manual. Eh ngayon, kailangan nilang magkaroon ng system na gagamitin. So syempre, kapag kailangan mo ng system na gagamitin, you have to train the employee. Paano ba nila gagamitin yung system na yan? So sinong i-hire mo? Syempre yung specialist na yan. Yung specialist na kayang i-discuss kung paano mag-run yung system. Ayan. Kung paano ba mag-function yung ganitong keys. Paano ba ang records manipulations. So kailangan niyang i-train yung mga employee mo. So kailangan mo mag-hire ng isang specialist. Syempre, kapag nag-hire ka ng specialist, so meron po yung bayad. Hindi naman po pwedeng libre. Kasi mahirap po yan. Next one is we have the staff may find this unacceptable due to the changing of working procedures. Siyempre, kapag merong changing ng working procedures, medyo mahihirapan po yung staff natin. Halimbawa, yung staff ninyo is nasanay na dun sa ganun ginagawa nila. Nasanay nila sa routine of works. Ayan, nasanay sila sa dati nilang ginagawa. And then, nagkaroon ka na ng bagong system. Siyempre, yung mga yan, medyo mag-a-adjust sila. So, yun po yung gagawin ng specialist mo. Tuturuan niya yung mga employee para makapag-adjust nila dun sa new routine na work nila. Yun yung sa paggamit ng system na mas magiging komportable sila. So next, we have the extra cost in equipment, space, and furniture. Siyempre, kapag nagumamit ka ng electronic data processing, number one, is kailangan mo mag-purchase ng equipments. Siyempre, kailangan mo mag-purchase ng computers. Siyempre, kung merong computers, hindi naman pwedeng walang desk. Okay, siyempre, kung merong desk, kailangan mo ng space para dun sila ilagay. Then, kasama na rin siyempre dyan yung furnitures. Kasi hindi naman mo pwedeng wala kang paglagyan dun sa mga devices or machines na kailangan for the EDP or system na gagamitin dyan sa iyong department or company. Okay, so next we have the criteria for computerizations. So ano nga ba yung mga criteria kung bakit ka gagamit ng computers? So number one, what is the problem of the existing system? Let's say for example, gumagamit ka ng manual process. Siyempre, kapag magpa-computerize ka, so expect mo yan. Yun, kapag nagpa-computerize ka ba, yun bang problema mo sa manual is mare-resolve using computer? Yun yung isang rason po doon. Can the problem be solved using the computer? Ayan, gaya nung sinabi ko kanina. So next one, just it is cost-effective. Siyempre, kapag ikaw ay gumastos ka sa pagbili ng equipments. Ayan, so effective ba yung pera na ginastos mo? Example po yan, halimbawa gusto mong bumili ng sneakers.
Okay, so ang takbo yan is Nike halimbawa o kaya Vans. So halimbawa yung kanina yan, yung Vans na yan is nasa 8,000 o kaya 5,000. So yung 5,000 na pesos ba na yon is effective or cost effective ba dun sa nabili mong item? So parang ganun po, ganun din po yon. Pag bumili ka ba ng computer na yan, is effective ba kapag ginamitan mo ng system? O syempre, mas effective yan kasi mas mabilis na yung pag-process mo ng data. So, is the use of computers acceptable to the staff? Okay, syempre, dapat mo rin i-consider yan. So, syempre, meron tayong mga kon kasi, may mga employee tayo na, halimbawa, hindi naman sila ganun kateki using the computer. So, medyo kon sila, medyo weak, hindi naman sinabing weak. Yung medyo less lang yung knowledge sa paggamit ng computer. So, mahirap po yun. So, dapat i-consider din natin yon. Okay? Next. So, malapit na matapos to. So, we have the stages for computerization. So, number one is we have the preliminary study. O, syempre, kapag ikaw ay isang malaking kumpanya, so, dapat pag-isipan mo muna kung magko-computerize ka ba. Syempre, pag ako, oo ako doon. Agree ako doon. Kasi mas mapabilis yung process. Pag sinabing preliminary study, ito yung pagkakandak ng feasibility study. Ay, ito yung pagkakandak ng survey kung bakit mo kailangan magpa-computer o computerized system. Yun yun. Next one is we have the feasibility study. Ayan. Ano nga ba yung tinatawag na feasibility study? To decide whether computerization is the best solution to the problem, so the project needed to be processed or not. Feasibility study. Ito yung kinakandak na study para malaman ng isang company kung effective ba yung gagawin nilang changes. Kung effective ba yung gagawin nilang computerization. Pag effective yan, naraman nilang effective, eto na pumapasok na yung tinatawag na system design. So, ano nga ba yung system designing? So, meron dyan the type of hardware and software. Kapag mag-design ka ng system, dapat alam mo kung ano yung compatible na hardware or software dun sa specific na gagamitin mong system. So, bakit kailangan mo ng type of hardware? Siyempre, hindi naman po pwedeng ganito kabigat yung system mo and then yung software and hardware mo hindi siya updated, meaning hindi siya high-end. Kung low-end yan, expected natin yan, mabagal ang processing ng data. Kapag maganda naman, high-end, in return, syempre, maganda ang process ng data. Maganda ang pasok ng negosyo. So, input and output format. So, kailangan din yan kung ano ba yung mga input na format mo ng file. Meron tayong iba't ibang files. Halimbawa, PDF. Meron tayong Excel, PowerPoint, Word. Yun yung mga tinatawag na specific output and input format. So, storage method. Ayan, paano ba mag-store yung system? Meron ba siyang backups for more security? Meron ba siyang auto backup? Ayan, so nahuhugot ba yung file? Portable ba yung file? Yun yun. Yun yung tinatawag na file structure. So, processing specification, ayan, yung system flowchart. Hindi ka naman pwede mag-design ng isang system kung wala kang flowchart. Ito yung parang pinaka-guide mo dyan. Okay? Next one is we have the program design, coding and testing. Syempre, kung meron ka ng system design, ayan, kung meron ka ng guide, meron ka ng flowchart, so yan na yung pagkakataon na ikaw ay magpo-program. Yung programmer na ang gagawa niyan. So, meron yan, yung program design, ayan, magko-coding, mag-dry run, magte-testing, yun yung gagawin na ng programmer. The next one is we have the system implementation. Ito na yung medyo matrabaho. So, change over the existing system to the new one. Ayan, so yan na. So, i-install na yung system, i-dry run, i-test kung meron mga errors,
And then kung may errors, ika-capture, then isesend yan sa programmer para mas fit dun sa design na gusto ng consumer. So, staff training, installations on hardware of software. Kanina nabanggit ko yan, yung pag-train ng staff. Siyempre, kapag meron ng system, kailangan mong i-train yung mga staff mo para mas maintindihan nila yung paggamit niyan. Siyempre, kapag hindi mo sila na-train, mangangapa yung mga yan, so magkakaroon pa ng errors. So, para maiwasan yon, you have to train them para magamit nilang mas maayos yung system. Okay, so ayan na. Patapos na tayo. Next, we have the ayan, yung system maintenance. Oh, syempre kapag ikaw ay gumamit ng system, so kailangan dapat merong maintenance yan. So the system is continually modified and maintained to meet the user's new requirement and fix the newly discovered bugs. Halimbawa, merong errors yung system. So, kailangan i-logs mo yan, kailangan mong records, and then isend mo yan sa programmer. Ang gagawin ng programmer, itignan niya yung errors. Ayan, so kailangan niyang i-modify, kailangan niyang baguhin yung code kung ano, kung saan siya nagkamali para ma-meet yung standard ng company. Ayan. So, ano pa yung mga example po doon? Halimbawa, yung company mo is merong bagong procedures. Merong bagong rules. So, ang gagawin mo dyan, pag ganon, ayan, so kailangan din yan ng tulong ng programmer. So, kailangan mong tawagin si programmer o kaya kailangan yung mag-anydesk, ayan, para ma-intindihan nung mga employee mo. Okay? So, pag may bagong adjustment, merong bagong procedures ang company mo, re-record mo yan, then isi-send mo ulit sa programmer for modification and revise. Ayan, next, we have the system evaluation. Ayan, to determine whether the meeting is initial requirement. Ayan, so evaluation naman, ito yung halimbawa, nagamit mo na yung system ng ilang buwan. Ayan, so far, wala ka namang nakitang mali. Then kung may mali man, konti lang, so meron kang records nun, kaya pag nakita mo yung programmer o kaya nag-meet kayo, o pwede mo siyang ipakita for evaluation. Ayan. So yun yung tinatawag na EDP. So napakahalagang EDP, guys. So lahat naman is nagagamit natin diyan. Especially ngayon, gumagamit tayo ngayon ng EDP. Okay, so yung portal na meron sa inyo, yung CS Online, that is sample of electronic data processing. So, nandiyan na lahat yung lectures ninyo, napakabilis. Pwede na kayong mag-exam, pwede na kayong mag-quiz. So, pwede nyo nang i-access yung mga materials ninyo na hindi yun na kailangan pumunta ng school. So, yun yung best example na nagagamit nyo ngayon na electronic data processing. Okay, so mga susunod na lectures natin, so ganitong setup din para para kung sakaling hindi nyo maintindihan, gaya ng request ng mga ibang students, yung mga request ng classmate ninyo na, "Sir, kailangan natin magkaroon ng ganitong setup." So, kailangan naririnig namin yung explanation para mas maintindihan ninyo. Gaya ng ginawa kong quiz na nakaraan, yung sa true or false. So, dun kasi na-trace ko, guys, kung ikaw ba is nag-access dun sa file o kaya binasa mo o kaya pinag-aralan. Kasi yung iba doon, nirevise ko lang, pero yung ibig niyang sabihin is parehas or nabago. So halimbawa, kung hindi mo nabasa yan, hindi mo naintindihan, talagang hindi mo makukuha yun. Kasi hindi mo nga nabasa. Okay, so meron akong prepare pa ng isang materials. Yun yung parang pwede nyo na siyang i-print. Kasi doon sa ibang students, piniprint nila. So, mag-prepare ako ng isang material din na ganito rin. Ito na yung laman niya na pwede nyo na siyang i-print. Okay? So, okay na. So, okay na yung lecture. Tapos na. So, update ko na lang kayo, guys, dun sa group natin o kaya sa GC. Okay? So, once again, maraming salamat and goodbye.